ginamit siya ng mga friends ko, nagandaan sila. Tapos ginamit sa isang film na nirelease din last time nung bago ko i-release yung kanta. Tapos na-interview pa ni Sir Ding Dong Dantes. Kaya sobrang proud ako na sa track kong yun. Hi, I'm Lore and this is Anino ng Kahapon Redefined. So yung Anino ng Kahapon, ginawa ko siya during ng mga time na sobrang wala akong ganang kumanta, wala akong ganang sumulat ng kahit anong yun kanta, wala akong ganang magising, sobra akong malungkot, lehiti mong malungkot, na ultimo maglinis ng pinaghihigaan ko, hindi ko na siya nagagawa. Sobrang sadness talaga ako noon. Tapos yung maganda doon, parang yung lungkot, dinala pa rin niya ako sa musika. Nakasulat ako ng lyrics na... Dumidilim ba paligid, di alam ba't pinauwi kasiyahan minsan kong pinangarap, ngayon ay nawala. So yung nasulat ko na yung kanta, pinakikinggan ko siya, sobra akong nagiging masaya kasi parang dun pa rin niya ako dinala kahit malungkot ako. Parang inalign pa rin ako ng universe para sumulat ng isang kanta na sobrang hindi ko dapat din makalimutan kung ano yung purpose ko as an artist na kailangan kong ilabas yung pakiramdam sa pagsulat ng kanta, na which is kahit gano'ng kasakit yung mga nangyayari sa buhay ko, meron pa rin dapat talaga akong gawin yung purpose ko, dapat mahanap ko pa din, na which is yung pagsulat ng kanta, kumanta. Anino ng kahapon aking nakita, o kay gulong pagmastal, diba? Tapos yung title ko is Anino ng Kahapon kasi yung mga naranasan ko before, hindi rin siya biro. So, sa tuwing nakikita ko yung parang kunwaring bakas ng kahapon, sobrang malungkot and everything. Pero yun yung naghubog sa akin kung ano ako ngayon. And sobrang grateful ko kung ano man yung mga nararating at mararating ko pa. So, yun. Kailan kaya makakamtan muli yung kasayahan na minsang naging sakin? Kahit pilit kong umahon sa pagkalunod na labis na bumalot. Actually, yung gumawa po nung instrumental nung kanta ngayon is ako po talaga, pero pina-record ko po siya kay Papa, sa Papa ko po, na musician din sa isang cruise ship, ganun. Sobrang solid din po niyang gitarista. And yung yun, na-mix and master ko siya, reverb lang, ganun. Tapos kung ano yung pasok sa pandinig ko, yun na. Tapos pina-check ko siya kay Goodson, kay Sir Goodson, kung okay ba siya, kung may dapat pang idagdag. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na, Ma'am, ito yung mga kantang hindi bagay yung tagline niyang Goodson, hella bad. So, binigay niya sa akin yun. Sabi niya, Ma'am, okay na to. Sobrang maganda. Sobra siyang na-LSS doon. Sobra din siyang proud na parang grabe ang ganda doon nung kantang yun. Kahit nung sinend ko sa kanya is sobrang raw lang. Walang kahit anong edit. Reverb lang yung nilagay ko. Yun. So, yun. Nirelease ko siya ng raw. Nang ganun siya. Bawat hakbang ko, di na alam anong yugto. Bawat sulyap sa liwanag, di alam anong gusto. Bawat tingin sa araw, di alam kung tatayo. Bawat gabi, nilalamig ako. Yung favorite line ko doon is yung kailan kaya makakamtan muli yung kasayahan na minsang naging sa akin. Kumbaga, iniisip ko noon na, kasi noong mga panahon na yon, way back to 2019 February, iniisip ko, kailan kaya yung ibibigay sa akin ng ni Lord na genuine happiness, na gigising ako sa umaga na kailangan kong maging masaya, kailangan kong maging productive. So yun, yung tanong sa akin, na nag-guide sa akin, yung intentions ko, yung thought na yon, nagbigay sa akin ng guide para humakbang ako kada araw na hanapin yung kailan na yun. Tapos yun, nangyayari siya ngayon.
Yan. Thank you. Anino ng kahapon aking nakita, o kay gulong pagmastan, di ba? Kailan kaya makakamtan muli yung kasayahan na minsang naging sakin? Bari ano kasi yun, yung track na yun, actually parang hindi siya buo nung nagawa ko. Parang 1 minute song lang siya, wala siyang second verse, wala siyang bridge, wala siyang outro. Ginamit po siya sa isang film, BTGN Production. Tapos yung skit na yun, short skit lang siya, tapos yung story is about sa friend na hindi makamove on, na namatayin siya ng friends and everything. And di ko rin makalimutan yung time na yun na amazing din para sa akin kasi ginamit siya ng mga friends ko, nagandaan sila. Tapos ginamit sa isang film na nirelease din last time nung bago ko i-release yung kanta. Tapos na-interview pa ni Sir Ding Dong Dantes. Kaya sobrang proud ako na sa track kong yun. Yung outcome niya sa akin parang ano, iba. Iba yung Anino ng Kahapon. Siya yung kantang hindi ko dapat siyang makalimutan hanggang saan ako dalhin ng musika. Bale, yung mensahe nung kanta na para sa mga tagapakinig, sa mga nakinig na at na-appreciate yung kantang yun. Yung kantang yun, hindi lang siya para sa death of passion, wala kang ganang mabuhay, kundi kasama na rin dun yung kung paano mo iraraos yung araw na kahit malungkot ka, so yung mindset mo lang kailangan mo mairaos. Para dun yun sa mga nawawala na ng gana, yung pasok mo na. Pero eto talaga masasabi ko, hindi choice ang sumuko. Maging ano lang siya dapat, maging guide, urge mo para makalagpas dun sa sitwasyon na sobrang kang feeling mo yun na yung end, feeling mo wala nang bukas, wala nang pag-asa, pero men, iba kapag binigyan ka ng blessing ni Lord, sobra. Parang marirealize mo na yung pagsubok pa lang yun, yun pala yung huhubog para maging strong kang nilalang sa mundo, maging sino ka, kung anong purpose mo sa mundong gagalawan mo. Yeah. Bakit Lord? Lord po kasi talaga yung pangalan ko and galing siya sa mother ko na name yung Lori. So, nirumble lang niya yun, tinanggal niya yung E, nilagay niya yung I bago mag-R. So, Lore, yun. Yun lang yung meaning. Sa mga nagtatanong, actually, mga nagtatanong talaga sa akin. Ayun, shoutout sa Fivers and shoutout sa Gold Days. Grabe, sobrang solid niyo. And salamat po sa pagsuporta dito sa episode na to ng Redefine. God bless. Ayun, salamat sa panonood ng episode na to sa What's Behind and salamat din sa mga sumusuporta. Like nyo tong video to, like, share, and subscribe. And kung gusto nyo pang makanood ng mga iba pang artists, pwede nyo i-comment down below. Shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan kong solid na sumusuporta sa akin since day one. And shoutout kay Melo, Edward. Ayan, salamat sa inyo sa mga sinasabi nyo. Ano sa akin, words of wisdom. And so, shoutout higit sa lahat sa pinaka-idol ko, Sir Good Son. Shoutout sa iyo, maraming salamat sa walang sawang paggabay sa akin dito sa mundo ng musika. Maraming salamat sa iyo, sir. And shoutout sa parents ko, kay mama, papa, sa family ko. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin ngayon sa journey ko. And shoutout sa lahat ng mga makikinig pa at susuporta. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan po. Pwede nyo kayong follow sa social media accounts ko, Facebook, IG, Lore. Sa IG naman, it's Lore, L-O-I-R. Wala kang Twitter. And sa Spotify, Lore lang din. Sa YouTube, Lore. Maraming salamat po.